Ito po mga kaibigan, minessage ko po si Commissioner George Garcia ng COMELEC. Sandali lang po, huwag kayang alis ha. Mabili. Meron lang akong hinahanap eh. Ito po. Tinanong ko po si Commissioner. Andito po ah. Commissioner, gagamitin. Sinabi ko naman sa inyo, na-airy po ako eh. Ito po ano. Ang isa po sa mga tanong ko ay ganito. Ito po yung tanong ko. Did they confirm issuing such advisory po? Ang sagot po niya, yes po. Sa madaling salita, hindi po... Kasi noong una, narinig ko, baka naman ako meron lang nagmainam na gumawa ng kwento tungkol po dito sa advisory na to, baka nilikot lang para mapasama yung consular office natin doon, ano? Pero again, kinonfirm ko po kay Commissioner George Garcia ng COMELEC at positive po na mga kaibigan, positive na inisyu po ito. So ang tanong natin, alam niyo nung unang ang tinatanong ko si Commissioner, ang sabi niya, etong tanong ko kasi, nung umaga pa lang yan, ha? Sino po ba nagkamada ng advisory na to? COMELEC Information Department po ba? Bossing, sabi ko. Ang sagot niya, si James Jimenez Katunying. Naku, sabi ko, patay. Patay kang bata ka. Di ba? Si James Jimenez. Sabi ko naman, pwede po bang mapagpaliwanag sina James Jimenez kung ba't sila naglabas ng ganun. Medyo nakakalito po kayo. Bagamat takong tayo po ay mga magagaling, matatalas ng mga butante, hindi tayo maiisahan ng advisory na to. Sabi nga namin sa Nueva Ecija, sense of common lang yan eh. Sense of common lang yan, di ba? Sabi po niya noong una, si James Jimenez. Kaya lang, wala daw po si Commissioner, si Director James Jimenez doon. Kaya pinatingin-tingin niya. So, ang napag-alaman po natin, mga kaibigan, nung bandang huli, ito daw po ay, ito po, nag-correction po siya. Di ba, ang tanong ko, did they confirm issuing such advisory po? Last question. Yes po, sabi niya. Heto po, katatawag lang, sabi ni Commissioner George. Correction po, DFA ang gumawa. Nako! Patay kang bata ka. Ang Department of Foreign Affairs daw po ang gumawa ng advisory na to na ang isa-shade properly ay the circle next to the name of the candidate. Patay kang bata ka. So DFA daw po ang gumawa. Nako, Secretary Locsin, pakikutusan nyo nga yung mga gumawa nito. Baka naman, kayo pa naman, ang galing nyo sa grammar. Kami naman yung mga English na basically alam ko eh. kaya sabi ko, sana maparecall agad. Ang sabi po ni Commissioner, yan po ang binigay ko instruction. Mga kaibigan, kung yung pong ganyan na pagkakamali, well, in fairness po, nabasa ko po yung Tagalog version yan eh. Nakahanapin ko ngay Tagalog version nito. May Tagalog version yan eh. Teka, Tagalog version. Tagalog version. Saan may Tagalog version nito? Sensya na kayo at sumasablay ako sa mga... May Tagalog version po yan. In fairness and in fair view, ito po yung Tagalog version yan. Tingnan nyo. Ito po. Tingnan nga natin number 8. Number 8. Ito po. Number 8. Markahan ng maayos ang bilog na katabi ng pangalan ng kandidatong gusto mong iboto.
So, at least yon markahan ang pangalan ng maayos ang bilog nakatabi ng pangalan ng kandidatong gusto mong iboto. At least medyo okay pa yun eh. Pero yung next, ah, todas ka dyan, todas ka. Ah. Yun po yung sinasabi natin mga kaibigan. So, sa madaling salita po, mga kaibigan, dahil sa kakukulit-kulit natin, ay nagbigay na po ng instruction ang Commission on Elections na i-recall. I-recall po ng konsulada ng Pilipinas dyan sa Dubai ang advisory na ito para po ayusin nila. Ha? Kasi malaking problema po talaga ang idudulot nito, mga kaibigan. Malaking-malaking problema po yan kapag ka po hindi nagawa ka agad. Bagamat hindi naman mga lula yung mga bumoboto, hindi naman siguro mga lutang yung mga bumoboto, pero ito pong advisory ganito na official pa naman na advisory sa ating mga kababayan, eh kung minsan eh, nagdudulot po ng kalituhan, hindi po ba? Hindi po dapat nangyayari yung ganitong klase ng mga pagkakamali eh. Hindi po ba? Well, in fairness, dito sa kwan po, sa Singapore, halimbawa, meron po silang mga advisory din tungkol sa pagboto at wala po naman akong nakitang wala naman po akong nakitang ganyan, mga kaibigan, no? Sinasabi ko sa inyo eh, no? O tama, sabi si Len, go, ayan, dapat before. Problem, tama 'yon, Abi, yung pinadala mo sa akin kanina na video. Oo, eh anak ng baka, nakakatakot ito. Nakakatakot itong ganitong klase ng pagkakamali ah, kung ayan ah, ang may gawa daw po nito DFA. Ewan ko, baka mahina lang ako sa English. Baka naman yung ibig sabihin ng next, eh bago. Yung binigay ko example sa inyo na yun, kung medyo susundin natin, halimbawa susundin natin yung advisory na yun, kung paano bumoto, i-shade mo o mamarkahan mo yung circle next to the candidate, the name of the candidate, eh, patay ka, todas ka talaga eh. Todas ka. Talagang pag ibinoto mo si BBM, ang bibilangin si VP Lenny Robredo, kung susundin mo kahulugan nun. Bira. Napanood ko rin yung mga nangyayari dyan sa Milan, Italy. Pero ako kasi hanggat wala, katulad nitong ginawa ko na to, ating pong binusise, binulaplat. At least meron tayong napala dito. Yung sa Italy na nagsasabi mga Pilipino, nagkakadayaan na po doon, eh hindi po ako magsasabi, sasang-ayon na may dayaan until you have presented to me proof or evidence, ano? Eh, tingnan ko ha, may mga nagme-message. Sabi ni Emmy Catherine, Katunying, mali rin po yung Tagalog. Dapat po, di rin bilog ng katabi ng pangalan. Dapat po, bilog na katabi ang pangalan. O, tama, ano? Tama din naman kayo, yung mga nagme-message sa atin. Naku, patay kang bata ka. Ang kagandahan nito, tayo pong mga Pilipino ay nakatutok sa halalan, ano? Ganun, kumbaga, ito absentee, overseas absentee voting pa lang po ito. Nai-imagine ko yung mismong halalan diyan sa Pilipinas, ano? Yung mga gulo-gulo diyan, ako po. Nanang ko po. Ngayon, ako eh, nakikiusap din, yayaman din lang at na
we have brought this to the attention of COMELEC. Hindi po dapat nangyayari ito eh. Wala bang standard na issuances ang COMELEC kung ano yung ipapaalam o yung ipapabatid sa ating mga butante? Dapat standard na lang yan eh. Isa lang ang pinanggagalingan. English man yan o Tagalog o kung ano man ang translation yan, kung may translation niya sa Pranses o sa Italiano o iba, isa lang yung pinanggagalingan, hindi yung may sariling version yung DFA, may sariling version yung Overseas Absentee Office. Eh, dapat iisa lang. Kasi katulad niyan, dapat kung i-admit talaga ng COMELEC na may mali dyan, may managot dapat dyan eh. Di ba? Kasi ito po, maliwanag na ayaw nating magbigay ng malisya sa pagkakamali na to. Baka nga may pagkakamali lang talaga yan. Pero kapag ka pinagsunod-sunod mo yung mga pangyayari, baka makabuo ka tuloy ng konklusyon na merong sadyang nanggugulo nitong ating halalan. Ano? I-recall. Tama yun. I-recall po yung advisory. Tama po yan si Commissioner George Garcia sa sinabi niya sa atin. Ang instruction po niya is to recall ito pong advisory na to para hindi maging sanhi ng kalituhan sa ating mga kababayang butante. Eh, alam nyo, paminsan-minsan lang naman bumoboto ang ating mga kababayan, lalo yung mga OFWs eh. Di ba? Mabuti nga at nagkaroon ng batas sa overseas absentee voting. Kaya kahit nasa malayong lugar, nakakaboto sila. Nakakagutom kayo ah. Di ba? Nakakagutom. Nagutom ako sa inyo. Randall Renario, before releasing a memo, dapat proofread muna. Tama po kayo doon. Mabuti nga sana kung ito'y honest mistake, ano. Mabuti kung honest mistake yan. Eh, paano ko sinadya? Yan, pati ako tuloy na nahahawa na sa iba. Tama yon Junel. Dapat talaga hindi lang i-recall. Alamin kung sino, imbestigahan kung sino ang nasa likod niyang advisory na yan. Ang sarap ng kapag ako nagtimpla. Para sa ganun eh, ngayon pa lang, maipakita po ng COMELEC, baka may mga tao dyan na ang sadyang layunin eh, guluhin ang halala natin. Ano? Bihira kayo. Magugulo na nga yung mga politiko. Pati ba naman yung ibang mga nagpapatupad ng batas sa halalan eh. Di ba? Ang totoo nun, mga kaibigan, kung ako lang ha, 1, 2, 3, kung ako sa COMELEC, total kayo nag-imprenta para nawala na ng ganyang klase ng kalituhan. Hindi nyo na idinugtong yung pangalan ni VP Leni Robredo sa tapat ng pangalan ni BBM. Hindi naman kailangan dun sa taas eh. Di ba? 1 to 9. Ando sa ilalim. 7, 8, 9 yung third column. Hindi mo naman obligadong ilagay dun sa taas. Pwede naman sa gitna eh. Eh ba't mo itinapat pa dun? Alam na alam naman ng COMELEC. Yung layout ba ang sinasabi ko? Alam naman nyo na yung dalawa na yun ng, well, hindi naman di kita ng laban. Talagang bilya-bilya layo. Pero alam nyo yung init ng damdamin ng mga supporters. E nandun. Tapos itinapat nyo pa talaga. Konting pagkakamali. Kaya nga,
yung mga nakikinig sa atin na mga OFW, total, you are exercising your right to suffrage. Alam nyo naman po ito, mga mahal na magulang. Dapat, nakaredy po kayo sa pagboto. Alam nyo kung saan kayo mag-shade. Dapat, bago kayo umalis ng bahay, medyo mag-exercise muna kayo. Bago kayo mag-umpisa mag-shade, pumikit muna kayo at sabihin nyo, huwag niyo po akong ipag-itulot sa pagkakamali. Di ba? Mga, huwag tayong magpapalin lang dito sa mga kung sino mang may mga may, kung meron man talagang nanadya na gawin yan, ha? Bira. Dapat dito sa mga oy, naman, kayo, irespeto nyo naman kung ano gustong maging pasya ng ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng ganitong mga klase ng kuskus balukos, ano? Ang bira, ang patisong. Saka, kung pala, ha? Di ba, ulitin lang natin, di na sunod na, nakaboto ka na, nakaboto. Nakaboto ka na, papasok mo sa VCM, yung pong voter counting machine, vote counting machine. Yung papel nyo, papasok din yun. Papasok. Papasok. Para kayo nag-fax. Papasok. Nagkapasok po doon, mga kaibigan, may lalabas na resibo. Ano? May lalabas po na resibo. Doon, makikita nyo yung resibo. Ito, binoto mo. Binoto. Senador, presidente, vice-presidente, senador, party list. Pag okay, saka kukunin nyo yung makikita po yung resibo. Bawal picture ni eh. Yung pong, ano eh. Tapos, yung pong balota na yun, makikita nyo may ballot box po dun eh. Karton lang po talaga yun. Huwag nyo sabihing metal. Karton lang po talaga yun. Pero, bilang na po yun. Dahil kaya nga yung may makina dun eh. Kaya nga vote counting machine yun eh. No? So, dapat, yung proseso na yun, alam ninyo ha. Kaya nga importante, bago kayo magpunta sa polling precinct, ay alam po nyo kung ano yung mga proseso step by step, no? Wag po kayong malilito, mga kababayan ko. Lalo na yung mga first-time voters dyan. Ang totoo, kahit hindi ka first-time voter, siyempre sa tagal ba naman na hindi mo naman ginagawa to araw-araw eh. Hindi po ba, mga kaibigan? Hindi naman araw-araw mong ginagawa yan eh. Tayo, bumoboto tayo every 3 years. Natuto lang tayo sa VCM na to. Kailan? Noong... Sino bang... Anong taong ba to? Kenoy-noy, di ba? Yung 2010. Alam ko, nag-VCM na tayo. Smartmatic na tayo nun. O, tapos, 2016. O, kumbaga, hindi naman talaga tayo expert dyan. Kahit na nakaboto ka pa dati, medyo malilito ka pa rin. Kaya dapat, balik-balikan natin yung proseso. Eh, yun namang mga election officers dyan, ng mga nandidyan, mga nasa consular offices, eh, nandidyan po kayo para gabayan ng ating mga kababayan. Ulitin ko, gabayan, hindi lituhin. Ano? Gabayan natin ang ating mga kababayan, hindi po lituhin. Sana po maging parehas ang pagtrato. Kahit sino iboto ng ating mga kababayan, hindi nyo na, wala na kayong pakialam doon. Yung po mga consular staff, embassy staff na umaakto bilang, alam ko mahirap yung trabaho ninyo. Pero kung sino ay binoto ng mga kababayan natin, wala kayong pakialam doon. Ha? Kahit si Tarpulano pang ibinoto niya. Kahit hindi nyo pa gusto, ibinoto niya. Kung meron man kayong kinikilingan, dahil mga tao din naman, baka nga mga botante rin kayo, yung mga staff dyan na umaakto mga election officers, wala kayong pakialam kung sino po ang ibinoto ng ating mga kababayan. Gabayan po natin sila. Ito po yung pagkakataon para yung ating mga kababayan makaramdaman lang ng, at least dito man lang sa election, makaramdam na sila binebaby ng mga taga-embahada o taga-konsulada. No? Tama po kayo yung mga nagme-message sa atin. Ayaw mo mang magduda. Minsan tatamaan ka ng pagka-paranoid dito sa mga ganito. Kasi sunod-sunod eh. Nakakita ng ganito. Uulitin ko,
Kung i-deny po ito ng Consulate General Office dyan po sa Dubai, eh tinanong po muna natin kay Commissioner George Garcia, confirmed po ba ito na naglabas sila ng such an advisory? Ang sabi po nila, oo. Confirmed. Yes, confirmed po yan. So may palpak talaga dyan. Eh, ayoko na lang manisi, mga kaibigan. Eh. Ayoko na lang talagang manisi. Pero yung pong pinagtapat kasi yung pangalan ng mga kandidato, eh talagang ala po sa hulog yun. Eh.